yun, yun, yan, kagandang tanawin talaga, oo. Yo, what's up sa inyo mga papi, and welcome back again sa panibagong video ko dito sa YouTube. And kung napapansin nyo mga papi, no, mahaba na yung balbas tsaka bigote ko, no? And it's been a while since nung in-upload ko yung uling video ko dito sa YouTube, no? And hindi na siya naduktungan. I hope na ito yung sunod na may upload sa video as sa YouTube channel ko, no? So ngayon mga papis, talagang buryong-buryo na ako, no? So wala akong magawa dito sa bahay, no? Sabi ko, nagpresenta na nga lang ako na sabi ko magsasampay ako, no? And magdidilig ako ng halaman kasi talagang buryong-buryo na ako, no? And kagabi, nakapikit na ako kagabi, bigla ako napadilat, no? Kwento ko lang sa inyo, bigla ako napadilat. Sabi ko, sino ba nag-imbento ng coronavirus na yan, no? Sobrang hirap na nga ng buhay, no? Tas papahirapan ka pa ng ganito, yung feeling na parang kang nakakulong, feeling na parang kang bilanggo, no? Yung hindi ka makalabas, parang wala kang layan lumabas kasi hindi mo alam kung magkakasakit ka or madadapuan ka ng sakit na to, no? So yun nga, no? Napaisip po ako kagabi, sabi ko, sino ba nag-invento nitong virus na to, no? Talagang pabigat sa buhay, naghihirap na nga tayo, mga papi. Eh, dumagdag pa tong problema na to, no? Sabi ko nga, kailan kaya ito matatapos, no? As in talagang, yung wala kang ibang pwedeng puntahan kundi sa bahay lang, no? Kung hindi sa kusina, eh sa kwarto, no? So talagang inip na ako. Talagang inaantay ko kung kailan ba talaga ito matatapos. Yung talagang babalik na talaga sa normal yung lahat, no? Yung wala ka na talagang iisipin na pag lumabas ka na pwedeng may kumapit sa yung matinding sakit kagaya na itong COVID-19 na to, no? So yun lang mga papi, na share ko lang, no? Nandito ako sa rooftop pala ngayon, nagre-relax. So mga papi, nandito nga ako sa rooftop, no? And hapon, no? Alas 3 ng hapon, nandito ako sa rooftop. Mainit, malinsangan, tapos may araw pa, tapos nagkakape tayo. Hindi ko alam kung anong trip ko sa buhay, no? Nagkakape ako dito, pero hindi naman ako nasa biladan, no? Nandito ako sa lilim, dito ako sa may kubo, no? Bali, natatakpan ako ng 5,000 sa inyo. Ayan. So, nasa bubong ako ng kubo, hindi ako naiinitan, pero nagkakape ako. So, yun nga, no, mga papi, iniisip ko, ano kaya yung mangyayari sa akin after 10 years or 5 years, no? Yun nga, kung magiging successful ba yung pag-upload ko ng video dito sa YouTube channel ko, no? Kung makakahit kaya ako ng million subscribers, no? Hindi lang 1K, parang tumaas na yung pangarap ko, eh. Hindi na ako naghahangad ng 1K, no? Gusto ko million subscribers, no? Yung talagang, ha! Iniisip ko palang natutuwa na ako, eh, no? Kasi isipin mo, kapag nakahit tayo ng 1 million subscribers, no? Sobrang dami ko ng, ang dami ng sumusuporta sa akin, no? Although ngayon may mga sumusuporta naman sa akin, pero ang number one na sumusuporta sa akin is yung sarili ko, no? So, yun nga, no? Iniisip ko, no? million subscribers, no? San kaya ako makakarating, no? Ang dami nun. Though di ko naman minamadali, papi, yung million subscribers na yan, no? May process yan, eh. Bali, nandito pa lang ako sa, halimbawa, 100% process, no? Nandito pa lang tayo sa 1% process, no? So, it takes time talaga, no? Hindi minamadali yan, or hindi tayo nagmamadali para dyan, no? Kusa lang darating yan kung ipagkakaloob sa atin ng Diyos, no? So, waiting lang tayo doon sa 1 million, hindi lang pala 1 million, million subscribers, no? Daig mo pa si Tito Raffy, no? Million subscribers yung magsusubscribe doon sa YouTube channel mo, no? Siguro mabibigla ka noon, halimbawa, subscribers ko pala ngayon is nasa 200, no? Tapos biglang mag-hit ng million subscribers, biglang pag-gising mo kinabukasan, 1 million subscribers ka na, no? Grabe, mabibigla siguro nun yung tipong pagmulat ng mata mo. Siyempre pag gumising ka, eh antok na antok ka pa. Tapos pag visit mo dun sa YouTube channel mo, no, pag tingin mo, eh meron ka na agad, halimbawa sabihin natin 5 million subscribers siguro. Wow, what amazing. Wow. Siguro yung mga reaction mo, siguro hindi lang ganun yung reaction mo. Siguro magtatatambling ka pa dun sa kama mo, yun, no? So yun nga, no, mga papi, and hindi naman ako nagmamadali pagdating dyan, no.
So, alam ko sa sarili ko na merong right time, na merong ibibigay si God na tamang oras para sa akin, no? Para ako naman, para oras ko na, pero hindi naman yung oras na kukunin niya na ako, no? Oras ko na bilang paangat naman, no? Hindi ako nagmamadali pagdating dyan, kasi alam ko ibibigay din ni God sa akin yan pagdating ng tamang panahon, pag yung oras ko na, diba? So yun nga, no? Eh, nandito ulit sa rooftop. Sabi ko nga dun sa nakaraang vlog ko, no, na kapag na-stress ako or marami akong iniisip kagaya nung problema ngayon, nangyayari sa mundo ngayon, and problema sa trabaho, no, dito umaakyat and tumitingin lang ako sa taas, no, sumisilip-silip ako sa taas, sinisilip-silip ko yan, parang ganun, no, sumisilip-silip ako sa taas, tumitingin lang ako sa langit, tapos iniisip ko yung langit walang katapusan, no. Parang ibig sabihin nun, pag nangarap ka, huwag mong bibigyan ng katapusan, ituloy-tuloy mo lang, no. Parang langit yan, eh, tuloy-tuloyan, kahit saan ka tumingin, kahit saan parte, northwest, southeast ka tumingin, eh, talagang makakakita ka ng ulap, diba? Parang pangarap mo yan, tuloy-tuloy mo lang, kahit saan ka tumingin, dapat dalhin mo yung pangarap mo, dapat hindi mo bibigyan ng katapusan yung pangarap mo, dapat itutuloy-tuloy mo lang yan, diba? And sa problema naman natin ngayon, meron tayong pandemya, no? Hindi lang naman siguro yung bansa natin, o hindi lang naman tayo yung namomroblema. Maraming tao sa buong mundo ang namomroblema dahil sa sakit na to, no? Dahil sa problema na to, sa pandemya na to. And para lang yan umaga at gabi, no? Magkakaroon din yan ng katapusan. Kung yung umaga natatapos at magiging gabi, yung gabi matatapos, magiging umaga. Parang yung isipin nyo na lang na yung sakit, no? Yung pandemya ngayon, magkakaroon din ng katapusan yan. Siguro ngayon, gusto kong i-claim na nandito na tayo sa panahon na hapon na, tapos paggabi na, yung kinabukasan tapos na, wala na. As in, wala na talaga yung pinoproblema natin, wala na yung pandemyang yan. No? Yun yung mga iniisip ko ngayon, eh, kaya nandito ako sa rooftop. So yun nga, no, mga papi, pag nandito talaga ako sa rooftop, sobrang dami kong naiisip, lalo na't nagkakape ako, tapos kung saan-saan ako nakatingin, parang nare-relax yung isip ko, tapos ang dami kong iniisip na mga positive na bagay, no? So yun nga, no, mga papi, and kung mapapansin nyo, wala pa akong ligo, no? Yung ligo ko is last year pa. So yun nga, no, hindi pa ako naliligo kasi inaantay kong mawala yung araw, no, yung bandang mga 6 or 7 na doon ako naliligo, kasi alam niyo yung feeling na kakaligo mo lang tapos maiinitan ka ulit, no? Papawisan ka ulit, edi kailangan mo ulit maligo. So para makatipid, isang ligo lang, maliligo ako mamaya pa, mga 6 or 7 kapag di na mainit, no? Utak ko. So hanggang dito na lang tayo, mga papi. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe. Click niyo na rin yung bell, no? And share niyo na rin dun sa mga kaibigan niyo para sa mga susunod ko pang video na i-upload dito sa YouTube channel ko, no? And yun, hanggang dito na lang. So stay at home, stay safe. God bless. Peace, mga papi.